one, hi. Let's go. This is Ethan, my team in Bible study. Okay, hi everyone. Say hi. Hi. Yan, so ituloy natin yung ano yung four sessions kasi ito eh. Diba? So yung session 1 ay natapos na natin about oneness. So di ko alam kung may tanong kayo doon sa oneness. Kasi nung ano ba sila si Brother Johnny siyempre iba naman no, kasi 20 years ago katulad namin 20 years ago kami kinasal. Actually nag-asawa ako 29 years old ako eh. 29 magka si Mrs. magka edad kami, kabatch kami. Pares pa kaming February. February kami. Si Amaraya February din. Kaya ito lang ang October. Yeah. Siya lang pala iba. Siyang naiba kaya yan, so ganoon. So iba noon din yung mga pastor din nag-counsel sa amin eh, iba din yung panahon na noon kasi noon wala pang internet, wala pang Friendster lang yung noon yata noon eh. Wala pang YouTube, mga Instagram, ganyan, Facebook. Kaya talagang iba noong araw. Wala ka talagang kaalam-alam. Pero ngayon, you can search anything. Nandun na yan. So ito, dinesign dito sa Pilipinas, dito sa Canada. Kasi yung ano namin, supervisor namin sa pagkakasal dito, si Pastor Scott, ay Wayne, meron din kaming sinusundan para meron kayong idea naman yung patungkol sa marriage dito sa Canada, iba din dun sa Philippines, pero yung essence dun sa biblical essence ay parehas lang. Yan, so yung session number 1 natin is about oneness. So yung session natin ngayon is about oneness through communication. Yeah. So communication naman ito. Yan. So yung objectives natin is by the end of this session, you should be able to, number 1, pakibasa Sister Maymay. Maymay ba ang nickname mo? Opo, May na lang po. May na lang? Kasi Brother Gino? Ino na lang? Okay, sige. Sister Maymay, number 1. Number 1, explain 5 levels of communication. Number 2, identify 3 ways to develop transparency. Yan. So, yun yung session 2 natin. Yan. So, sa marriage kasi, di ba yung napag-usapan natin is a transaction. Actually, it's a contract. Actually, nung nasa Pilipinas ako, nag-aral pa kasi ako ng law. Di ba? Before I came here. So, napag-aralan namin noon yung about contracts. Di ba? So, contracts is a meeting of the mind. Yung transactional relationship. So, lahat ng kontrata ay dapat may consent ang bawat isa. So, hindi yan magiging contract kung kahit gusto mo, kung hindi tinanggap nung giver at saka yung tumatanggap ng ganun, ay hindi siya magiging contract. Diba? So, yung communication is in the form of verbal, is in the form of letters, and ang isa pa rito is in the form of parang hindi siya nasasabi yung communication but through body language. Remember yon, so verbal, written, and yung body language, yon yung mga communication sa mag-asawa. So, sa introduction natin na bro, pag-iibasa, God's design. God's design for marriage is oneness. This does not happen overnight, but on a process, God has given something to couple in order for them to
cultivate their pursuit for oneness in their true communication. Yan, so thank you. Yan. So last session natin, napag-aralan natin yung marriage, yung adjustment ay lifetime siya. Hindi yung halimbawa boyfriend, girlfriend, and then meron kayong di ba, engagement, and then nag-asawa, honeymoon, and then throughout maturity, ganun. So yun yung mga sinasabi ng mga counselor outside the biblical principles. Pero sa biblical principle, yung adjustment talaga yung sa mag-asawa is hanggang yung isa na ay kunin ni Lord because of sin. Yeah. Yan, tandaan nyo yun. Hindi ibig sabihin na 80 years old na kayo na nag-stop na yung growth ninyo as being mag-asawa, hindi pa. Talagang kasi meron pang ang kasalanan dito sa ila, ibabaw ng lupa. Kaya tayo, even though, can you imagine yung pastor na si Chuck Swindoll ba yun? Matanda na siya, ha? Mga magna 90 na siya. Can you imagine, nag-divorce pa sila ng asawa niya? 90? Oh, 90 years old. Pastor pa yun, di ba? Naisipan pa nila yun? Can you imagine? So ibig lang sabihin na yung lifetime adjustment is talagang for life. Diba? At ang isa sa napaka hirap tanggapin na pag hindi na sila nagkakaintindi, then cut off the relationship and then the divorce na. Which is not, that is not the design of God in the very first place. Diba? Ang design ng Lord noon ay talagang for life ang mag-asawa. Pero, nag-demand ang mga tao sa panahon ni Moses. Kaya binigay ng Lord na, kung hindi na kayo masaya or unfaithful yung grounds doon sa yung mag-asawa, binigyan ng Lord na ng pagkakataon na, binigyan na ng divorce yung nation of Israel nung panahon na yun. Yan. So, according to J. Adams, Christian living in the home, love must grow. It has to be watered, nourished, and cared for. It must be cultivated. It has to be wedded to. Love has its problems, but real love can grow tall and strong when it is cultivated, as God says. Yeah. So, yung pag-ibig, ganito yan. Ang pagmamahal ng Lord noon, wala pang kasalanan, mahal na mahal niya talaga ang tao. Walang problema doon. Ngayon, nung nagkasala ang tao, anong nangyari sa pag-ibig ng Lord? Nung nagkasala ang tao, di ba? Ganon din sa atin, sa pagmamahal natin sa bawat isa. Hindi yung pag-ibig lang yon. Pero pag dumating na yung kasalanan, dumating na yung problema, yung trouble, anong mangyayari doon sa pag-ibig? So, ang nangyari sa pag-ibig ng Lord, nung pumasok ang kasalanan, dito sa mundo, kay Adan at Eva, yung love ng Lord ay na-translate ng tatlo. Okay? So, yung pag-ibig ng Lord, nagiging number one, mercy. So, yung mercy is an expression of God's love. Kasi nagkasala na. Ganon din tayo. So, yung pag-ibig natin, pag-ibig lang yan. Pero pag pumasok ang problema, troubles sa marriage life, yung love na yon magiging mercy. Yung mercy is maawain. Di ba? Merciful or pitiful. Kaya nga, usually, tinatanong ko noon, ano bang mas nauna sa pag-ibig? Yung pag-ibig ba? O yung, ano ba yung mercy sa Tagalog, Diyo? Mercy is, parang awa. Awa, mercy. Anong nauna? Naawa ka lang ba? Kaya pinakasal mo siya o mahal mo siya kaya ka naawa? Diba? Naawa lang kasi ako eh. Sa kanya, kaya pinakasalan ko. Diba? So vice versa yan. Diba? Kaya mahal ko siya eh. Kaya ako naawa. So mas nauna yung pag-ibig, and then pag pumasok ang problema, and then pumamasok yung awa. Diba? Hindi naawa ka muna, and then meron nang nagka-problema, then saka mo siya mamahalin. Baliktad yon. So, pag love muna,
universal, and then pag may pumasok na problem, and then yung awa papasok na. Kaya nga, naaawa ka sa iyong asawa, sa iyong Mr. or Mrs., meron siyang ginawang kasalanan, naaawa ka kasi mahal mo siya. Naaawa ka sa kanya, hindi ka naaawa sa iyong sarili. So, nung magkasala ang tao, ang Lord, nung makita niya, hindi siya naaawa sa kanyang sarili. Naaawa siya sa tao na nagkasala. Kaya tandaan niyo ito, pag merong problema sa pagmama, sa marriage life niyo, pumasok yung awa mo, hindi ka naaawa sa iyong sarili. Self-pity ang tawag doon, kaya doon nag-accumulate yung mental problem, mental health, distress and stress. Kasi, yung kasalanan niya, inaako mo. Kaya hindi mo ma-voice out na kasalanan niya. So, ang perspective mo doon, pag may pumasok na problema sa buhay, naaawa ka sa kanya. Hindi ikaw ang naaawa sa iyong sarili. Remember that, mga kapatid. So, remember, naaawa ka sa kanya dahil ginawa niya yan. So, problema niya yan. Naaawa ka sa kanya. Yan. So, yun yung problem. Pag-ibig, pumasok ang kasalanan, problema, nagiging merciful. And then yung pangatlo, ang ginawa ng Lord, yung pag-ibig yung nagiging patient. So, mercy and then patient. So, yung patient is a long-suffering. Ang Lord, nung nagkasala ang tao, hindi naman instant na dumating ang Panginoong Jesus para iligtas niya. It takes hundreds of years. It takes almost 5 to 6,000 years bago dumating ang Lord. Ganon yung patience, di ba? So, katulad din sa atin sa pag-ibig, halimbawa, hanggang long life yan, na patient, long suffering. Yan. So, yung patient mo, ay it's an expression of your love. Di ba? Lalo na pag dumami ng iyong pamilya, dumami na ang numbers sa family, hindi kayo lang mag-asawa kasi yung mag-asawa, dumadami naman yan. Di mo alam kung ilan. Lord lang ang nakakalam yan. At hindi lang yon. Pati nga yung mga apuhan mo, apu-apu mo, kasali ka na doon. Di ba? Long life. Ayun. So, nagiging mercy, nagiging patient, at yung pangatlo, nagiging gracious. So, yung gracious is unmerited favor. Ibig sabihin, unconditional love. Ginagawa mo yan sa iyong mga familia, sa iyong mga anak, sa iyong asawa, dahil para they give back to you. Di ba? Parang magtatrabaho ako, para sa ganun ay magiging, di ba, may ibabalik din sa akin yung pamilya ko, pinagsilbihin ko sila. Hindi ganun. Ang gracious is voluntary, nag-work ka kasi gusto mo, mahal mo kasi sila. Yun yung motivation mo. Kaya nag-work ka, pupunta ka sa trabaho 8 hours a day doon, di ba? Hindi, dahil may responsibility. Of course, it's part of the responsibility. Pero dahil ginusto mo yun. At yun ay nakakatulong sa iyong personalidad as a father and as a parent para sa ganun, mamotivate yung mong sarili mo para hindi ka magiging self-pity. Para rin sa iyo. Yan, yan. So, oneness requires growth in communication. So, ano naman yung communication doon sa marriage life, sa family? So, communication is defined, pakibasa, Sister May? A process of sharing with the intent of mutual understanding. Yan. So, yung communication talaga is a mutual understanding. So, it's a diplomacy. So, yung diplomacy is hindi lang one time. So, it accumulates step by step until you get a result of your communication. So, hindi katulad ng China versus yung BBM, di ba? Kinut off lahat yung diplomacy. Pero nung panahon ni Duterte, step by step yung diplomasya. Ngayon na, hindi na si BBM, kinut off na niya, wala nang usapan, wala nang communication with China, kaya nagkakagulo na. Di ba? It should be a step by step yung ating understanding, yung communication sa ating asawa, lalo na pag meron na kayong anak, pag nag-teenager na sila, dapat yung communication mo doon, iba yung communication mo sa asawa mo, iba yung communication mo sa children mo. Tandaan nyo yun. Iba yun. Dapat ikaw ang mag-adjust doon sa anak mo.
kahit kung hindi ka nakakapag-adjust doon sa asawa mo, dapat alalahanin mo yung mga anak paglago. Communication is very important doon sa kanila. Ayan, so ayan pa, ituloy mo, mutual understanding. Mutual understanding requires not only words exchange, but connecting with a person on a deep level, in their true emotion, thoughts and emotion, without deeper communication. God's design for marriage is hindered rather than straightened. Ayan. So, yung communication is one of the lifeblood of marriage. Di ba? Kaya nga, bakit kayo mayroong nagkakaintindihan nung boyfriend-girlfriend ba kayo? Di ba? Dahil meron kayong communication to each other. At yung communication is not only verbal, di ba? But also emotional communication. Hindi lang nasasabi, pero in actions, emotional, di ba? Nakikita mo yung communication. Ayan. Yan, ituloy mo bro, first levels of communication, 5 levels of communication. So yung level 1, ito yung cliche, and then yung fact, and then opinion, emotion, and transparency. So ito yung 5 levels ng communication in marriage. Anong ibig sabihin ng cliche, yung meaning? Sige. This level of communication is restricted to the greeting and expressing opinion, feeling, or real information exam. Hi, Jan. It's been a long time. Or where have you been? Yan. So, yun yung first level of communication. Yung parang bang non-sharing. Parang, oh, oy, good morning. How are you? Kumusta ang trabaho? Di ba? Ganon. So, very low ito. Yung, there is no trust on that communication. Di ba? Nakikita naman natin sa mga trabaho natin. Yung magkita, hi, how are you? Di ba? Yung may example na gano'n, kumusta ka? Di ba? Ganun lang. Di ba? Yun yung cliche, which is non-sharing. So, yung second level now of communication is fact. What you know. Sige, fact communication. This level of communication consists of the objective discussion of fact. It can be necessary, but not deep. Example, went to the post office today, or it's look cloudy outside. Ayan. So yung communication na ito medyo lumalalim ng konti. Hindi lang yung how are you, and then meron ng what you know. Ano na yung alam mo doon sa communication. It is very little trust on each partner. Ito yung lower. So yung number 3, ito yung level of opinion. Sige, opinion communication. Opinion communication. This level involves sharing of ideas related to what one really thinks concerning something or someone. It touches some internal areas and gives way for a person to open up with the other. Example, I don't think the pastor should have revoked him so strongly. Or I think the worship leader is doing a great job. Yan. So medyo lumalalim na yung communication nyo. Hindi lang sa church, kundi sa trabaho mo, doon sa family mo, medyo meron ng opinion. Yung isa, hindi lang one-sided. O ano bang opinion mo dito? Ano bang opinion nyo dyan? O, ganun. So meron ng opinionated yung communication, which is now limited level of trust. Very low pa rin. Ngayon, pupuna tayo doon sa emotion, which is higher level of communication na, which is more, okay, emotional communication. Sige. Emotion communication. This level involves sharing of feelings and emotion. It moves from the head of the senses. It conveys one's hope, feels, likes, dislikes, aspirations, disappointments, joy, sorrows, loves, dreams, failures, desires, stresses, fulfillment, discouragement, and burdens. Example, I was so excited when Jenny topped the class in the exam. Or I was hard when the ladies in the Bible study ignored my question. Yan. So yung emotional communication, dito na meron ng nararamdaman. No, na-share mo na siya. Di ba? Alimbawa, parang hindi ako masaya sa trabaho ko. Napapag-usapan nyo ba yun? Di ba? Nahirapan. Oh, parang nahirapan na ako, di ba? Dapat napapag-usapan yun. Yung feeling of sadness, disappointments, lahat ng level ng emotions, dapat i-voice out mo. Lalo na sa mga lalaki, bro. Kasi ang lalaki, hindi yan na-voice out. Okay? Usually, babae lang. Yan. Kaya nga, dapat, yung lahat ng ganun, kasi partner, mag-asawa,
kasama mo siya, ka-team mo siya. So kailangan kung ano yung nararamdaman mo, dapat ma-voice out mo kasi wala nang iba na makikinig diyan kundi siya lang. Yun, yung emotional communication. Yan, how about the great level of trust, yung highest amount of openness about transparency communication. Sige, pakitubasa. Transparency communication. This is the highest level of communication. It involves full emotional and personal openness. This means not only showing from the head and the senses, but from the heart. Sige, tuloy mo lang. It reveals. It reveals the innermost thoughts of sincerity, being emotionally honest with one another. This kind of communication level is required in marriage to reach the desired oneness. Example, you know, I've never shared this with anyone before. Yeah. Ayan. So ito, yung transparency communication, this will accumulate over time. Okay? Kasi, alimbawa, bigla mo lang naging transparent ka sa kanya. Kasi meron tayong mga sikreto pa na hindi ka pa handa. Lalo na kung meron kang trauma noong panahon ng ikaw ay bata. Kaya it takes time for this one. Yung transparency. So dapat yung timing mo doon ay dapat magaling ka doon sa timing. Doon sa pag-open mo. Lalo na, hindi naman natin sabihin yung psychological ng trauma natin nung bata tayo. Kasi lahat naman tayo. Kasi nung bata tayo, merong isang bagay na masama na nag-stick sa atin. Na nag-stick sa atin na hanggang ngayon hindi mo siya makalimutan. Yun ang tinatawag nilang trauma or fear. Okay? Na baka mangyari na naman ito sa akin. Kaya hindi mo siya na-share kahit asawa mo. Kaya nga dapat kung ready ka na doon, dapat timing yung pag-share mo sa kanya. At dapat yung pag-sharean mo, tatanggapin niya. Hindi yung parang i-disregard yun, maging mas lalong hindi ka mag-grow on sa communication nyo. Mas lalong ma-block yung communication nyo pag nag-open na kayo ng mga transparency sa buhay. Ayan. So, oneness requires transparency. So, four approaches to establish marriage transparency. Ayan, number one. Number one, establish independence from the parents. Ayan. Sige, number two. Number two, establish commitment to one another. Establish physical intimacy with one another. Become one flesh. Establish transparency with one another. Make it independent. Ayan. So ito yung approaches to establish transparency in marriage from the biblical story of Adam and Eve. Okay? So yung independence from parents, tayong mga Pilipino, yung type of marriage, yung family natin is knitted, di ba? So hindi mo po pwedeng itakwil yung mga parents mo. Di ba? So hindi ibig sabihin na pag nag-asawa ka na, yung independence of the mind, di ba? Yung independence din yung mag-asawa, dapat yun ang dapat intindihin. Not necessarily that you live to the influence of both parents, pero dapat ma-establish yung local independence nyo as a family. Yan. Kasi sa Bible, sabi niya, live. So, ibig sabihin, live, the independence, they gonna leave the independence to you. Kaya nga, di ba, nung pag-usapan natin last time, na yung father ako, ang pananagutan ko ay yung sa asawa ko, sa ka-family ko. Hindi ko pananagutan yung family niya kasi kahit kapatid ko siya. Di ba? Yung tatay ko, hindi ko rin pananagutan yung family niya. Ang tatay ko, ang pananagutan na ako na family niya. So ang pananagutan ko sa Lord, ang nag-promise ako sa Lord na ang pananagutan ko ay yung family ko. Hindi yung family ng tatay ko. Kasi yung tatay ko, yung family niya,
siya ang mananagot din sa Lord. Hindi ako. Nag-gets nyo yun? Kaya, yung family mo is dapat local in the local independence from the parents. Kasi sila, meron din silang pananagutan sa kanila. Di ba? Kaya, independence yung ano. Tapos ngayon yung commitment, establish commitment to one another. Yun. Dapat may establish yung parang commitment ninyo. Ito yung CLIO. Ibig sabihin, like a republic, like a local government. Nag-gesto yun? So, pag local government, meron kayong independence. Siyempre, may mayor, may mga organizational structure. Diba? So, ganun. May establish nyo yung commitment nyo bilang mag-asawa. And then, number three, establish physical intimacy with one another. Of course, given naman ito, become one flesh. And then, establish transparency with one another. After becoming one flesh, what happens? Diba yun ang nakakalimutan natin? Naked, but still ashamed. Yun ang nangyayari. Kaya walang transparency. Ito, physical lang ito. Pero sinasabi niya rito is emotional and spiritual. Di ba? So, you become one flesh, you become one body, pero after that one, you are ashamed to each other. Why you are ashamed? Di ba? Kasi there is no transparency. So, once you become flesh, you are not ashamed to each other to share. Di ba? Naalala ko yung nanay ko. Ang tatay namin, di ba, na hospital. Siyempre, dalawa lang sila sa Pilipinas. Siyempre, sino ang mag-aalis ng damit niya? Tapos, siyempre, magpapalit ng ano. Kasi yung nanay ko. Sabi ng tatay ko, nahihiya siya. Kasi, siyempre, makita. Sabi ng nanay, nakita mo na lahat yun. Bakit ka pa mahihiya? Matanda ka na. Di ba? So yun. So yung becoming one flesh is not only for pleasure but also on the moment of death. Hindi lang yung gabi, syempre magtabi kayo ganun. Hindi lang yun. Yung oneness is also in matters of death. Di ba? Gusto mong halimbawa, wag naman sana yung asawa mo may cancer o nasa ospital na critical condition treatment. Kailangan mo siyang palitan araw-araw. Palitan ng, di ba? In those moment, kailangan dapat hindi lang doon sa pleasure, pati na rin doon sa times of trouble and death. Yung approaches to transparency. Yan. So, cautions against wrong kind of transparency. Sige, pakibasa. Transparency. Transparency can ruin. Ayan. Ayan. So, pag basahin nyo yung verse na yan later sa Bible ninyo pag gabi. Ayan. Ito. Ang transparency... masakit. Magdudulot ng sugat. Di ba? Ang transparency ay magbibigay ng agam-agam sa isang tao. Di ba? Kung hindi na-establish yung commitment nyo sa bawat isa. Kahit mag-asawa na kayo, di ba? Masakit pa rin yung transparency. Na parang kinukutsa mo yung asawa mo. Usually in public. Sometimes, even in private, kinukutsa mo yung asawa mo, masakit pa rin. Di mas lalo na pag public places na parang pinapahiya mo siya. Siya, ganito siya. Di ba? Yun yung mga caution ng wrong kind of transparency. Transparency ka nga, pero lahat naman, ibuninyag mo na lahat. Di ba? Yun ang wrong kind of transparency. Ayan, how about misconceptions of transparency in communication? Okay, pakibasa. Transparency is not psychological nakedness. Sharing everything with everyone. Your transparency is with a selector state. Okay, transparency. Transparency is not verbal impulsiveness. Saying what you feel when you feel it. You need to be respectful, discerning, and loving when you express it. Ayan. So yung communication, yung transparency,
hindi ibig sabihin na nakita mo na siya, then sabihin mo na agad. Kasi hindi ka, iba yung personalidad niya, iba yung personalidad mo. Baka mas lalong ma-down siya kung sabihin mo yan. Kaya timing dapat yung pagsabi mo. Doon sa mga problema, mga plano natin sa buhay, may mga timing yan. Lalo na pag you sit down together, nagplaplano na kayo para sa, halimbawa, bibili tayo ng bahay, bibili tayo ng farm sa Pilipinas, bibili tayo ng sasakyan sa yung ganon. Dapat meron kayong plans by plan. At lahat yun, may priorities kayo. Di ba? Yung priority nyo doon ay dapat mag-reflect doon sa actual na sitwasyon ninyo. Halimbawa, nag-work ako, nag-work tayo, nagbabayad tayo ng upa. Yun yung priority. Pero ang isa pang priority natin ay makakuha ng farm sana sa Pilipinas, and then you start now to put some savings on that second priority. Hindi lang dito. Kasi ito yung first priority. Meron second priority, may third priority. Di ba? Habang medyo malakas ka pa, di ba? So meron ka ng priorities dun sa mga dreams ninyo bilang mag-asawa. Ayan, real transparency. Pakibasa, transparency involves? Transparency involves sharing your feelings and emotions with someone who is committed to you. It means being open with that person. Ayan. So, dahil mag-asawa na kayo, syempre, lahat ng plano nyo sa buhay, dapat nadidiscuss ninyo yan. Hindi yan nadidiscuss sa tatay mo, sa nanay mo, hindi yan nadidiscuss sa kapatid mo. Well, you can get their opinions, but still, yung asawa mo dapat ang mas nakakaalam doon sa plano ninyo in the future. Ayan. So, oneness requires that certain barriers be overcome. Okay? Pakibasa nga, Sister Mai. Negative childhood programming. We learn as children not to care what we really feel. Big boys don't cry. I'm not afraid of anything. Ayan. So, ito yung negative na barriers to overcome communication. Yung sinasabi ko kanina. Halimbawa, yung kaming mga lalaki, halimbawa, hindi kami tinurungan noon na mag-share, di ba, doon sa mga feelings namin. Kaya nga, nung mag-asawa na kami, dala-dala pa rin namin yun kahit meron na kaming asawa. So, meron din pa rin kaming reservation kasi boys, di ba, were designed to keep it that way. To make it secret, di ba? Yun yung isang parang problema sa mag-asawa. Kahit nag-asawa na sila, hindi mo pa alam yung mga sikreto ng iyong asawa. Yeah. Ayan, poor self-image, pakibasa sa system. Poor self-image. Because of low self-esteem, we feel rejection or criticism. Yan. Ito kasi yung isa na kung baka mag-share ko sa kanya itong secret ko, baka i-reject niya ako. Dalawa lang kasi eh. It's either na i-reject niya ako, i-criticize niya ako, or maunawaan niya ako. Kahit asawa mo siya, hindi mo pa rin alam kung i-reject ka niya or tatanggapin niya yung iyong sikreto o iyong mga pagkukulang. Yan. Kaya ito yung poor self-image. Yan. Next, Sister Mai, false concept of manhood. False concept of manhood. Pride, especially for men, prevents us from sharing our feelings and weaknesses. Yan. So mga lalaki, kami mga lalaki, iba kasi. Di ba? Iba kami, di ba? So para bang meron ka ito yung manhood, 'di ba? Kung nakita niyo yung lesson 1 natin na yung woman is designed for bearing child and designed for emotional. Yung man is not designed for birth and emotional. Iba, physical yung ano niya. Visible, diba? Kaya dapat makita yung false concept nating mga lalaki na meron tayong hindi naman tayo mayaman, may pride talaga tayo, di ba? Hindi talaga, hindi maalis yan. It's part of being a man.
Yan. So, false concept of spirituality. False concept of spirituality. We learn to put on spiritual front and are afraid that if people know what we were really like, they would reject us. Yan. So, yung false concept of spirituality, yung para bang ang tingin mo, lalo na kami, lalo na tayo na nag-a-attend sa church, parang ang tingin natin, hindi na tayo magkakamali. Which in fact ay mas marami yung kamali natin from Monday to Saturday, di ba? Kasi yung Sunday, one day lang yan. Di ba? Yun yung false assumption natin sa spirituality na bakit kaya ako nagkasala? Eh bakit kaya ako, umattend naman ako, nakikinig naman ako ng, yun yung false concept. Kasi tayo everyday, mas marami yung nagagawa nating pagkakamali. Di ba? Dapat huwag nating isipin na hindi ako pwedeng magkamali. Yan. Yun yung false concept natin sa spiritual, lalo sa mga lalaki. Di ba? Tanggapin natin, di ba? We try our best to live a holy life, but if we fall sometimes, then tanggapin natin. At dapat akuin natin sa ating mga partners, sa ating family. Yan, so bottled up hostility. Sige, pag-ibasa siya. Keeping our emotions inside leads to the use of silence as a weapon. Or let anger build until we explode. Ayan. Ito yung tinatawag nilang bottled up hostility. Ito yung mga strategy ng mga lalaki and at the same time, strategy din ng mga babae. Yung silent treatment. Yan. Ito yung tinatawag na battle up, yung battle, yung talagang, yung bote sana, itinapon mo yan, wala na, talagang silent na yan. Hanggang sa biglang, isang araw na lang, gabi na lang, sumabog na yan, nagdadabog na yan, sinusuntok na yung mga, kung ano-ano pa, kasi nag-explode na. Di ba? Ito yung silent treatment, tinatawag battle up hostility. Mas dangerous yung silent treatment kaysa yung physical abuse. Kasi emotional ito. Nagkakaroon ka ng stress, nag-accumulate yung mental health, mental problem. Yung silent treatment. Diba? Kaya nga doon sa Ephesians 4:2-6 sabi niya, do not let the sun down that you are still angry. Kasi mapupunta sa puso mo, mag-explode dyan, ikaw ang kawawan, heart attack ka pa. Di ba? Ayan. Okay, anyways, last, harmful listener responses. Sige. Harmful listener responses. Instead of just listening, we sometimes reject, correct, or manipulate what someone else says. This cuts off the other person's attempt at transparency. Ayan. Yung harmful listener response. Ito, ang dami kong nakikita rito ng mga kahit mga mag-asawa, mga pastor, mga professional, pag nasa public places na sila, parang hindi nila binibigyan pa ng kahiyan yung asawa. Nagsasalita yung asawa niya, kina-cut off mo agad. Di ba? Lalo na kung mas mataas yung pinag-aralan ng babae, tapos yung lalaki ay hindi naman siya gaanon doon sa yung pinag-uusapan in public. Di ba? Tapos kinakat off na lahat yan. Kinakat off, parang pinapahiya na yung asawa doon sa mga grupo, sa group na yan. Kaya nagiging harmful doon sa tao, doon sa lalaki o sa babae. Yan. So yung listening, doon, lalo na pa sa public places, ay dapat you need to consider also the image of your husband and your wife. Lalong-lalo na doon sa family reunion ninyo. Yung dahil nandyan yung parents mo, kapatid mo, parang pinapahiya mo na siya, eh walang tamad yan eh, parang ganun. So, very harmful yun. And it's not good for that man to govern his own family. Madede moralize siya. Hindi siya makapagtrabaho ng maigi, nagiging lazy siya, nagiging wala siyang motivation, ganun.
kasi nga yung mga nakikita niya ganun na very harmful sa kanyang nakikita. At hindi lang sa public, pati rin sa private. Di ba, nagsasalita siya, dapat huwag mong i-cut off. Pakinggan mo. Yung sabi niya, oh, ano ba ito? Ganyan. Ganyan. Diba? Kasi nakikita natin sa mga soap opera, yung lalaki, mataas ang boses. Eh, yung babae, mas mataas yung boses. So, anong mangyayari? Ay, sampalan, di ba, sa soap opera? Ganyan, di ba? Kaya nga, pag mataas yung boses ng lalaki, yung isa dapat medyo mababa. Kung yung babae naman, mataas yung boses, yung lalaki, dapat mababa. Mabalance. Harmful. Kasi pag sinalubong mo siya, ang magiging kawawa, yung mga nakikinig, lalo na kung meron kayong mga anak. Yan. Kaya pag may mga malumaki na yung mga anak ninyo, iwasan ninyo magtalo sa harap nila. Labas kayo kahit mag murahan na kayo sa loob ng sasakyan, wag lang doon sa harap ng bata. Magiging ano yan, magiging hindi lang sa kanya, kundi mawawalan sila ng respect sa inyo. Turuan mo sila, hindi na sila nakikinig dahil nakikita sa inyo. Diba? Kaya dapat tignan natin yung mga maliliit na bagay na yon, lalo na pag may family na kayo. Ang palagi niyong tinitignan pag may family na kayo, yung anak ninyo na nakikinig. Hindi na, well, kayo, you can adjust each other, pero hindi nakaka-adjust yung mga bata. Ayan. Okay, so oneness requires that you develop transparency together. Pray together to deepen our communication with. Sige, pakibasa kung nakita nyo. It is only through praying that we find our deepest sense of security, significance, and acceptance from God. This is the time that we can openly communicate with our feelings, uncertainties, and the love of God. Praying together with our own spouse seems to be a long art, but it can and should be cultivated. Learning to trust each other when we are pouring out our hearts to God enhances the desire that has been met. Do not use prayer this time as a way to tell your spouse what is bothering you. Complaining or telling God everything that is wrong with your name while praying will not build transparency. It will only reinforce that wall between you. If you need to deal with an issue, choose the right time to communicate. Get his or her full attention. And share your feelings. Then you are more likely to receive a positive response from the other. Ayan. So, di ba lang kung nag-pray kayo one time, di ba? Pag natutulog kayo, or kumakain kayo, pero i-practice nyo lang kasi kayo-kayo lang naman. Wala namang nakakakita kahit mali-mali yung mga words niyo, it's still fine. Hindi naman kailangan na ng mga flavoring words, basta Lord, thank you, ganun. Bless my family, health, give us health, ganun lang. Okay na yun. So yung bahay daw, di ba? May roof. Pag alisin mo yung roof daw, you can communicate now with God. So ganun daw yung family. Na sometimes we need to take out the roof para yung Lord, yung blessing ng Lord, makapag-communicate tayo sa kanya para i-pour out niya yung blessing din sa atin. Hindi aalisin ng Lord yung roof niya ng bahay. Ang may-ari ng bahay ang mag-aalis ng roof niya para mag-reach out sa Lord. Tandaan natin yun. Though God is a loving God and then have a mercy, patience, and graciousness, but it's still on the part of the family father, the leader of the father, to take off his roof so that blessings will come into that house. Yun yung sabi niya sa transparency. Okay, so listen to create a loving atmosphere. Okay? Number one, give. Give undivided attention. Eye contact, posture, facial expression. Yan. Number two, listen without interrupting. Ayan, so ganito yan. Okay? Nung
girlfriend, boyfriend kayo, o kayo nagliligawan kayo, di ba? Nung, di ba, pag if you ask question to her, to him, di ba, parang eye to eye? mata sa mata, tapos pumupungay-pungay pa yung mata mo. Ganyan. Nag-asawa na, wala na eh. Wala na. Wala na eye contact. Di mo na nga alam kung may katarata ng asawa mo eh. Subukan nyo. Subukan nyo one time pag mag-usap kayo nung isang may isang problema, eye to eye contact. Makikita nyo, napakaganda yung efekto doon sa transparency yung pag-uusap ninyo. Pero pag ang lalaki, itong plano ko, tumitingin siya, ano dyan yung asawa? Hindi siya makatingin sa, hindi plano yun. May plano lang siya, pero hindi kakasali sa plano niya. Kaya hindi makatingin sa'yo. Ganun din yung asawang babae, Brother Ino. Kung may plano siya, tapos hindi siya tumingin ngayon, sa plano lang niya yun. Hindi ka kasali doon. Ayan. Kaya, pag meron kayong plan na mag-asawa, halimbawa, bibili tayo ng farm sa Pilipinas, eye to eye. Malulusaw yung puso ng asawa mo. Makikita niyo yung sincerity niya. Oo nga. Ito ang gawin natin. Pero, ito ang plano ko, ha? Bibili ako ng farm. hindi plano yun. Hindi mangyayari yun. Sabihin ko sa inyo, nag-aral ako ng Masters in Urban Planning sa UP. So, nakita namin, yung planning talaga, though it's not a family, but it's a city, municipality, kung walang eye contact doon sa mga nakikinig na mga magplaplano doon, hindi may implement ang plano. Pero kung ang plano ninyo ay talagang nakakaintindihan kayo, eye to eye, communication in each to each other, plano ninyong dalawa. Pero pag hindi siya nakipag eye contact o kaya yung facial expression niya, yung posture niya, di ba? Sariling plano lang niya yun. Diba? Kaya nga dapat bibili ako ng Tesla. Kita mo sa mata niya, Tesla. Pero bibili ako ng Tesla, hindi mo sinasabi. Sa'yo lang yun, ha? Ayan. Kahit maliit na bagay sa family, di ba? Dapat tatlong anak natin, ha? Dapat alam niya. Mata to mata. Hindi yung tatlong gusto ko, ha? Ikaw lang may gusto nun, pero ayaw niya. Pero pag tumingin siya, ganun, then it's already a transactional contract. Yan. Then listen without interrupting except to clarify. Yan. Ito yung isang nakakalimutan na dahil sa dami na ng mga politiko na napapanood natin sa Pilipinas, bara ng bara, di ba? Kung ano-ano yung sinasabi niya, hindi naman ano. Kaya dapat take time also to listen. Tapos ka na bang magsalita? Oo, tapos na. O ako naman. Hindi ikaw lang salita. Ayan, number 3, pakibasa, listen. Okay, number 4. Don't react to what you feel as threatening. Don't jump too soon to conclusion. Number 5, never use what you feel as ammunition for your next fight. Okay. Number 6, demonstrate total acceptance for your mate. Okay, yun yung number 5. Okay. Ang family, Brother Ino, ay hindi ito partido ng mga politiko na, halimbawa, may sinabi ka ngayon, tapos sa next ninyong pag-uusap, i-brought up mo yon. Walang closure. So, lahat ng napag-usapan nyo ngayon, take it as everything is done. Wala na yon, ha? Wala na yon. Pag next pag-uusap ninyo, nag-away kayo, itong sinabi mo noon eh, di ba? So, you brought up again. So, wala na yon. Hindi na yon na, hindi na yan effective ngayon. Kasi pag
inukat mo yon, it will just make the wounds, you know, mahirap ganun. Kaya yung prinsipyo nito na sinasabi is never use those words as ammunition for your next fight. Para bang nagkakaroon ka ng itong bala ko, ha? Pag nagkamali ito, itong isasagot ko, parang ganun. Oh. Hindi maayos. Yeah. Yung ano. Yan. So, share to verbalize your emotions. Sige, pag-iba sa communicate. Communicate how you feel, not what the other person did. For example, you can say, I felt hurt when you slammed the doors last night. Instead of, you are so rude. You always are trying to start a fight when you slam the door like that. Sharing your feelings is less threatening and allows you to have better understanding together. Learn to share your emotions frequently instead of letting them build up inside until there is an explosion. Ayan. So, siyempre, na-experience yung naman ito, di ba? So, hindi naman... tayo kasi nandun pa sa tender age. Nandun pa sa age natin na hindi naman pa tayo mga 50 or 60 or 70 na medyo matanda na. Nandun pa rin tayo doon sa yung emotion natin, it's still there na talagang mataas. Yeah. So sometimes yung mga nag-grow na relationship talaga is to look at also other people's emotion. Diba? Halimbawa, nag-uugas ka na ng plato eh. Puro tapon ng tapon. Diba? Marinig hanggang sa kapitbahay eh. Diba? Eh, pinaparinggan mo na lamang niya kasi ayaw siyang bumangon eh. Diba? Well, it's part of the expression of yourselves, di ba? Okay lang naman yun. Huwag lang doon sa punto na magiging, di ba? Magiging ito na ay isang normal na bagay yan. Kaya nga tayo merong mga ganitong counseling, di ba? Para sa ganun ay makita natin or kahit hindi natin gawin, but at least meron tayong idea patungkol doon sa mga bagay na darating sa ating buhay mag-asawa. Ayan. So, sa conclusion, makibasa. Communicating at a deeper level does not improve overnight. It involves a learning process. You need to persevere in this area. It is not always easy to be open to another person, especially if it is a weak area in your life. It takes practice verbalizing your emotions with your mate. Ayan. So, yan yung conclusion natin. Di ko alam kung meron kayong mga natutunan or may suggestion kayo, may share sa amin kung ano ba yung parang na take away nyo dyan, Brother Ino. Di ba nakita ko yung birth date ninyo? Okay, age pala kayo. Parehas pala kayo, 88, o. 3 months lang, alam ko, pag-dash sa 3 months. Yung misis ko, parehas din kami. Okay. Same age, same month. Pebrero. Date lang po, iba, date lang. Date lang. Ako, 14 ako eh, 14 ako. 28 siya. Oh, banan na ako. Of course ako. 28 siya. Kaya kung February na, hindi na kami magkaintindihan. Tapos parehas pa kaming panganay. Kaya medyo ano, yan. Pero late yung mga kaming nagkaanak. Kaya gano'n yung mga... Yung panganay namin is 15 years old. Diba? Eh ito, 6 years old eh. So, eh itong bunso namin, bunso ko si Jojo is magkabas pa yung mga anak namin. Kaya Pero dito naman sa Canada hanggang ano yan eh 50. Kasi yung lifestyle daw natin dito, yung mukha natin is medyo mas bata. Yeah. At saka yung late magpa-family.
usually yung mga immigrant lang pupunta rito ang earlier na nagkakaanak. Usually yung mga katrabaho ko nga 40, 45 na sila nagkakaanak. Sabi ko sa Canada, bawal lang mag-anak yung risky na daw. Kapag 45, 45. Si Mrs. Ayun lang nila ng mga doktor daw. 41 yata si Mrs. mag-anak siya. Ano, 41 po. Oo, 40. Oo, 40. Ganun, 41. Pero ngayon naman po kasi may anak na kayo isa. Mm-hmm. Eh ako po, nung mga anak na dito is 35. Oh. So, ang sabi nga ng doktor, medyo risky na nga. Kaya, dapat daw medyo mga 35 pataas. 35, 40 pwede pa, di ba? Pag-first. Ako 43 po, ang pinanganak eh. Oo, bunso. Bunso. Bunso rin pala si Jojo. Ako naman po pangalawa sa bunso. Pangalawa sa bunso. Oo. Kaya medyo nagkakano kami kasi bunso siya. Ako sa bunso. At least, ano, at least meron tayong mga idea na napapag-usapan natin yung mga biblical principles pagdating sa ano. Kasi iba din kasi sa secular na counseling. Ito kasi parang ito ay biblical perspective na para din sa ating mental health. Kasi ang problema dito, lalo na yung mga tayong mga Pilipino nandito, ay mental health talaga. Hindi natin makayanan. Kaya nakakaawa talaga. May mga kaming nakikitang mga homeless professional pang mga yun, ha, mga nurse ganyan, homeless sila. Alam mo yun, ayun yung parang cause nila, yung drugs is just second, pero yung cause talaga family. Hindi maintindihan yung isa, lalo na nawala na ng trabaho yung isa, yung asawang babae naman, syempre meron silang binabayaran, parang inaano niya yung asawa niya, parang fino-force na siya kahit wala namang kahit anong gawin niya. Kaya it went to drugs, it went to mental problems, kaya iwasan niyo yun, di ba? Kaya dapat pag problems will come, arise in the family, dapat you need to talk together, a meeting of the mind, na ituring mo, nakakampi mo siya, hindi mo ituring na tauhan or kalaban siya. Kasi ang ano diyan, mga ang family niyo, anak, ang affected din yan. Ayan, may tanong ka ba? Baka ano? Ikaw may tanong ka? Wala. Sige, magtanong lang kayo kasi wala namang ano. Okay ka na? Ano bang course mo doon dati sa Pilipinas? Ano ba lang po, high school advice? Ako po, ikaw? HR. Kaso hindi ko naman natapos. Oh, sa HRM? Ako HRM. Hindi ko naman natapos. Pero nagkukok ka, nagluluto. Yun nga, kaya hindi ko naman natapos. Hindi ko naman hindi. Napasama lang ako doon sa barkada. Kaya yun ang ginawa kong course. Hindi ko naman natapos. Hindi ko naman lang ako. Kaya hindi ko rin natapos. Si Jojo, ano yan eh, cook. Nung pumunta siya rito, cook yung item niya. Kaya sa wings siya dati sa cook. Ako na po, may ilig na po. Talagang kala ko. Kasi nung bata kasi ako, wala pa kasi akong eating. Ano gusto ko. Kaya hindi ko alam kung ano kukunin ko. Yung doon lang ako napasama sa HR. Hindi ko pala gusto. Pagluluto pala, pagluluto. Tapos, tutoris ka. One, two! Oi! I said no running, G! G! Gio, come here!
Ouch.